silent killer kung tawagin ang hypertension. Kaya paalala po ng Health Department, ugaliing i-monitor ang inyong blood pressure. At bilang pakikiisa po ng GMA Kapuso Foundation ngayong Hypertension Awareness Month, libreng serbisyong medikal ang handog natin sa mga taga La Union. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, ang paggawa ng inabel, isang klase ng telang hinabi sa kamay, ang kinabubuhay ni Luisa. Halos buong araw nakaupo at limitado ang galaw niya sa paghahabi, kaya hindi maiwasang makaramdam ng pagkahilo, lalo pat nasa lahi raw nila ang pagkakaroon ng hypertension. Sa edad na 35, kinailangan na niya ng maintenance medicine para sa high blood pressure. Sumasakit yung batok, yung ulo, mahihilo kami man sa sobrang init. Minsan nga, hindi nga ako nakakapagbili ng gamot. Ganito rin ang nararanasan ni Gina. Pero hindi rin siya makapagpa-check up dahil mas inaalala ang pag-aaral ng kanyang tatlong anak. Sabi ng asawa ko, magpapa-check up ako. Yun sabi ko, wala naman tayong pera, hirap naman. Ngayong Mayo ay Hypertension Awareness Month. Kaya ang GMA Kapuso Foundation, katwang ang Lakasan Dile Medical Clinic at Diagnostic Center, ay nagsagawa ng libreng ECG o electrocardiogram test, lipid profile test, fasting blood sugar, consultation at hypertension awareness lecture sa Loom Weavers sa Bangar, La Union. Kahit na anong edad, wala nang pinipili ang hypertension. Sedentary ang weaving, nakaupo sila maghapon. Dapat or nag-exercise sila. Sa 100 loom weavers na ating ipinasuri, 42% ang nakitaan ng may hypertension at ating binigyan sila ng gamot. Ako po ay magpapasalamat sa GMA Kapuso Foundation kasi kung hindi kayo makapumunta dito, hindi kami makapa-check up ng mga weavers, libre lahat. Tila nanlabo ang mundo ng isang ina matapos iwan ng kanyang pamilya. Pero bukod sa pangungulila, halos wala na rin siyang makita dahil sa kondisyon ng kanyang mata. Pero dahil po sa tulong nyo, naipasuri siya ng GMA Kapuso Foundation. Taong 2016 na mag-umpisang lumabo ang mga mata ni Liberty. Kasabay nito ang unti-unti ring paglabo ng kanyang relasyon sa kanyang pamilya. Hanggang sa tuluyan siyang iwan noong 2022. Yung asawa ko, lagi kami nag-aaway. Palagi lang namin pinag-aawayan, babae at saka pera. Siguro eh, dahil nga marami akong sakit, hindi nila ako kayang alagaan, hindi nila ako kayang ipagamot. Pero sa kabila ng pag-iwan sa kanya, sobra po ang nagungulila sa mga anak ko. Miss ko na po sila. Sabi ko, yung sakit ko kaya kong labanan kasi lagi naman ako nagdadasal. Ang nagsilbing mata ngayon ni Liberty, ang kanyang kaibigan na si Melinda. Bigyan pa ako ng lakas ng katawan kasi mahirap po ako. May mararamdaman ka pa paano na po yung kumari ko. Sa loob ng 3 taon, matyagang sinasamahan ni Melinda sa pagpapacheck up ang kaibigan sa mga pampublikong ospital. Lumapit din sila sa GMA Kapuso Foundation. Ngayong Mayo na Healthy Vision Month, sinamahan natin si Liberty sa isang ophthalmologist sa Asian Eye Institute. Yung unang nakita nating pinaka-problem ni ma'am is yung super kapal na po na cataract. We really need to do cataract surgery of both eyes. Tapos after po ma-cataract surgery, then we will reassess her retina and check kung may diabetic retinopathy. Malaki po yung chance na makakita siya after cataract surgery. Mga kapuso, tulungan po natin si Liberty na maaninag ang pag-asang makakita muli. Umihingi po ako sa inyo ng tulong na madugtungan pa ho yung buhay ko. Lubhang apektado ng El Nino ang isang tribo sa Maguindanao del Sur na umaasa sa mais bilang pagkain at kabuhayan. Kaya sila naman po ang hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng Operation Bayanihan. Hindi bigas, kundi giniling na mais o corn rice ang isinasaing ng tribong Lambangian sa South Upi sa Maguindanao del Sur. Bukod sa mura, pagtatanim din ng mais ang kanilang pangunahing kabuhayan. Kung meron silang harvest,
nagkuha na yan sila, nagsisiparate na yan sila ng intended sa kanilang pagkain. Yung the rest yun ay pinapabenta nila. Pero hindi rin nakaligtas sa El Nino ang kanilang mga pananim na mais. Nanunuyot at wala nang maani ang mga magsasakaroon. Problemado tuloy si Alfredo kung anong ihahain niya sa pamilya. Habang tinitingnan namin yung mga tanim namin na parang hindi na nabubuhay, parang ganun din kami, kay yun ang inaasahan namin na pagkain namin. Umaasa muna sila ngayon sa saging na sama upang maibsan ang kumakalam nilang sikmura. Diskarte namin sa umaga, saging lang yung pagkain namin, tinitiis na lang namin. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga liblib na sityo ng South Upi naman tayo naghatid ng mga relief goods sa 6,000 individual. Kabilang na ang tribong Langbangian at ang Muslim community. Kami po ay naglatag ng security para po ma-insure natin na safe may transport yung mga personnel and supplies dito sa area. May feeding program din para sa mga bata. Ngayong araw na ito na dapat walang maisasayang, maisasayang na po yung iba. Ganun. Parang napakalaking tulong po para sa amin po ang GAB. Mga kapuso, meron pang ibang mga lugar sa ating bansa ang nasa kahalintulad na sitwasyon. Baka po nais ninyong tumulong. Maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuano Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit card.